Hi guys! Bago ko simulan ng kamoting kahoy face pack, ibibigay ko muna sa inyo ang mga iba't ibang kategorya ng patatas, kamote at ng kamoting kahoy, kung kaya ang kamoting kahoy ang napili kong igawa ng face pack. So ang patatas ay pampakinis, mabilis numipis ang ating balat. Ang kamote ay mas agresibo sa pagpapukti. At ang kasaba starts naman o ang kamoting kahoy ay napakagandang pangbanat ng mukha. So simulan na natin ang paggawa ng kamoting kahoy face pack. So ito ay basic lang. Kung meron kayong kamoting kahoy na fresh, pwede niyong gadgarin at salain. Merong kasaba starts na nabibili. So siguraduhin lang na talagang puro ang kasaba starts na mabibili niyo. So bago sindihan ng kalan ay tunawin muna mabuti ang cassava starch. So hinaan lang natin ang apoy. Ito ay haluin ng haluin, huwag titigilan hanggang sa ito ay lumapot at mawala na yung kulay na puting-puti. So ito ay palalamigin lang muna natin bago natin ilagay yung ating face pack. So may nabibiling mga face pack na talagang ikaw na yung magagawa ng kung ano yung iyong ilalagay para sa iyong mukha. At para makatipid sa mga gumagamit ng face mask ay pwede rin naman yung itong linisin at ito na lang din ang inyong gamitin o kaya. Sa mas magandang resulta ay mag-scrub muna kayo ng granule sugar sa inyong mukha. At saka kayo mag-pack ng aking kamoting kahoy pack. So talagang nakakaputi ka agad siya. At saka kayo maglagay nitong kamoting kahoy face mask. At ngulit-muli kung pinapaalala sa inyo, kahit ano pa ang inyong ginagawang pampabuti, pampakinis, ay kailangan lagi nating mayroon tayong sunblock SPF 50+. Para sa magandang resulta, ito ay hindi lang yung isang beses o isang araw yung gagawin. So ito naman ay talagang hindi kumakain ng masyadong pera. So bari-barya lang yung mga nasa kusina lang din natin. So ipagpatuloy lang ninyo at makikita nyo talaga ang napakagandang resulta. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!